Pinoy. Bakit kayo puro reklamo? Welcome yo, Randall Lam- our channel. Ayan. So, ngayon, we're going to talk about dun, kay Rendon Labrador. Kung matatandaan ninyo, eh, nag-post tayo ng ating video kung saan tinawag ni Rendon ang TBJ na TAE. Diba? Kung matatandaan po ninyo, yan po yun. Tapos, ngayon, napalitaan po natin na itong si Rendon po ay nagpatawag ng meeting doon po sa kanya mga staff. Ito po yung nangyari sa kanya. Meron po ako napanood na isa sa mga TikTokers na nagbigay ng kanyang saloobin patungkol dito sa pagsasara. 10 hours ago nangyari ito. Panoorin natin ito. Supporta na din para hindi na siya puro run kay Coco Martin na parang yung lahat ng tao sa Pilipinas ay supporter ni Coco Martin. Ito yung nakakalungkot na part dito. Diba usually kapag may nag ng business, lalo ganyan kalaki yung kapamilya, pumupunta, kakilala ng kapamilya, nag-i-invite, even yung kapamilya ng investors, pero bakit zero ticket sales? Kasi baka lahat na ng pamilya naiwan na, di ba? Iwan na. Pero alam mo, nakakalungkot na part kasi laging nang mamotivate to before si Rendon. Nakafollow ako sa kanya yung iba pinapakinggan ko. Pero syempre yung iba, hindi naman ako nag-agree. No? Pero ngayon, imbis na sure siya ng kung matatandaan po natin, si Rendon Labrador po, eh, pinauso niya yung tinatawag na motivational rice doon po sa kanyang kinumpisahan na restaurant. Labrador here. Gusto ko lang magsalita tungkol dito sa motivational rice na parang hindi nyo maintindihan. So nga lang, dahil po doon sa pagrarant niya, sa mga negativity niya, eh parang hindi po lahat ay sumuporta sa kanya. At ang nangyari pa, ang parang pumunta lang doon sa opening ng kanyang restaurant, eh yung pong mga kamag-anak niya. Pero ni isa po, wala pong sumuporta sa kanyang restaurant. So, dahil dito, eh nagpatawag po ng meeting, ano? Excuse me po. Si Rendon Labrador po ay nagpagpulong sa staff dahil sa nagsara po yung kanyang negosyo. Kung matatandaan po ninyo, eh si Mr. Rendon Labrador halos lahat ata ng mga sikat na artista eh talagang ginagawa niya ng rant. Gumagawa siya ng mga negativity post. Unahin na natin yung sinabi niya. Una, ang talagang pinakamatindi si Mr. Coco Martin. Nung sinabi niya na nakakaistorbo daw di umano si Coco sa lahat po ng mga negosyante sa Batang Quiapo. Kasi kung matatandaan ninyo, si Mr. Coco Martin po is director po siya ng Batang Quiapo and at the same time, isa po siya sa mga lead role doon. So dahil doon nakikisimpat siya itong si Mr. Rendon Labrador. Kaya naman talagang tinira niya at talagang nag-rant po siya kay Coco. At ang sagot lang ni Coco sa kanya nung tinanong si Coco tungkol doon sa mga issue na yon, ang wish lang ni Coco sa kanya na sa according to him, si Mr. Mati Umano ay hindi raw po nakakatulong no, sa mga negosyante doon. Ang hindi niya alam, lahat po ng mga negosyanteng tinatamaan doon, eh puro bayad po sila kaya hindi po talaga sila nakakapermisyo doon sa mga negosyante. Pangalawa, tinawag niya po na laos na itong si Mr. Michael B. And then kalaunan, eh nag-apology siya. Pangatlo, si Bentul po, dinamay niya dun sa mga issue niya. So, anong ginawa niya? Pumunta pa siya sa stasyon kasi matapos siyang patulan ni Bentul po, pumunta siya sa stasyon ni Mr. Ben. At doon po ay nag-apology siya. Kumbaga parang personal apology para po kay Mr. Bentul po. Tapos itong recent, eh si Miss Andrea Brillantes na tinawag niya naman na dapat daw ay aral muna bago landi. Parang gano'n, no? Career muna bago landi. Ganun po yung sinabi ni Mr. Rendon Labrador. Na sinagot naman siya ni Miss Andrea Brillantes na mas mayaman pa si Miss Andrea sa kanya. For her younger age, mas mayaman na pagkat meron na siyang, or CEO na siya ng sarili niyang negosyo. And this time, eto na, tinamaan na. Dahil tinawag niya naman pong TAE. Ang TBJ. So dahil dyan, mas lalong dumami yung mga hating moments. Yung mga talaga nagalit sa kanya. Yung mga pinagmumura siya sa social media. At kung ano-ano. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya tumitigil sa rant. Kaya eto po yung karma niya. Sabi po ng ilang news online na si Mr. Rendon Labrador di umano ay nakipagpulong sa staff sa nagsarang negosyo. Pinatawag ni Rendon Labrador ang kanya mga staff para sa isang meeting sa kanyang kamakailang nagsarang negosyo ng Episode Bar, K
kitchen matapos ang hindi magandang pangyayari sa grand opening nito. Matatandaan na nung ika-25 ng Marso, sinabi ni Labrador na hindi naging mabenta ang ticket, no? Nung nag-opening siya nung March 25, hindi raw mabenta. At para sa grand opening ng kanilang bar, kaya siya nalugi ng 1.2 million. Dalawang araw matapos itong magsimula, nagdesisyon ang kilalang motivational speaker na pansamantalang isara. Nakakalungkot naman, 'di ba? Yaman kumbaga parang nakaawa din na nagnegosyo ka, gumastos ka ng 1.2 million tapos wala man lang ni konting bumalik sa iyo. Tapos nagbayad pa siya sa mga staff and doon sa upa ng kanyang restaurant, 'di ba? So dahil dito kumbaga parang nag-decide po itong si Mr. Rendon Labrador na magsara muna pansamantala, isara muna yung kanyang negosyo. Naniniwala ang ilang netizen na ang negatibong komento ni Rendon Labrador laban sa aktor na si Coco Martin, si Ben Tulpo, Michael B, TBJ ang naging dahilan, no? Kung bakit walang sumuporta sa grand opening ng kanyang restaurant. Noong 27 ng Marso, nagpulong si Labrador kasama ang kanyang staff upang talakayin ang kanilang plano at mga diskarte sa negosyo. So, pinatawag niya lahat ng mga staff niya kasi nga parang, kumbaga, talagang sobrang nalugi talaga sila. Naging matindi ang naging diskusyon nila ng kanyang mga staff at tinalakay nila ang mga mahalagang bagay tungkol sa kanilang restaurant. Sa kanyang caption, tiwala si Labrador na sila ay babalik na mas malakas matapos ang hindi magandang nangyari sa kanilang grand opening. So, ibig sabihin, meron pa pala siyang, pag meron pa siyang balak bumalik, no, dito po sa negosyo na ito, na kahit sobrang nalugi na, sige pa rin, ano? Matatandaan na si Rendon na isang online personality ay nagpahayag ng kanyang reaksyon kung saan at kung kani-kaninong mga personalidad sa showbiz. Sabi niya, kung wala kayong budget para magtayo ng sarili niyong studio, ito po, pinatungkulan niya dito si Coco, tigil niyo na yung kalokohan na yan. Istorbo lang kayo sa mga naghahanap buhay dyan sa Quiapo. Itigil niyo na yan. So, dahil dyan, talagang sobrang dami pong nagalit kay Mr. Rendon Labrador. So, ang mensahe lang natin kay Rendon, sana mas maging maingat siya. Okay lang naman na magbigay ka ng komento or point of view, no? Pero siguro kailangan pag-isipan mo muna, tapos magdahan-dahan ka sa mga sasabihin mo. At the same time, dapat tingnan mo rin yung magiging pros and cons. Imbis na magiging motivational speaker ka or motivational blogger ka, parang yun pa yung nagiging cause para talagang sumama yung loob ng maraming mga tao sa inyo, lalo-lalo na yung mga supporters ng mga artista na talagang nirarant mo sa social media. Kaya yun po yung nangyari kay Rendon ngayon. Nakakalungkot man na nangyari sa kanya yan, pero that's the consequences ng mga pangyayari at mga sinabi niya sa social media. Kaya naman, mas much better mag-public apology ka dun sa mga taong nasaktan mo, especially sa TBJ na tinawag mong TAE, para at least man lang makabawas yun sa galit ng sambayan ng Pilipino. So, yun lamang po. Ano pong inyong masasabi patungkol sa issue na ito? Mag-comment lang kayo sa comment section. And of course, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at of course, i-follow niyo na itong ating Facebook page and YouTube channel. And of course, na-return po ako at nagpapaalala sa inyo na mahal po kayo ng Diyos. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. God bless everyone.